Sa araw na ito ay pag-uusapan natin ang pagbagsak ng isang eroplano ng Philippine Air Force at ang update para sa F-16 Block 70 Viper ng Lockheed Martin. Ngunit bago ang lahat ay kung bago ka pa lang sa ating channel ay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kaganapan at modernong kagamitan na ating pag-uusapan. Kahapon lamang ay iniulat ng Pinoy Aviators ang isang hindi kanais-nais na insidente. Ito ay matapos bumagsak ang isang eroplano ng Philippine Air Force. Ang nasabing eroplano ay isang SIAI-Marchete SF-260TP turboprop attack variant aircraft na may tail number na 29-01. Kahapon ay lumipad ang nasabing eroplano mula sa Sangley Point sa Cavite upang magsagawa ng proficiency flight sa Bataan. Subalit, bigla na lamang itong nawala sa radar ng ground-based air defense system ng Philippine Air Force na surface-to-air Python under V medium range. Ang pagkawala ng nasabing eroplano sa radar ay sinyalis na pala na bumagsak na ang nasabing eroplano. Ang eroplanong ito ng PAF ay bumagsak sa Sitio Tabon, Barangay del Rosario sa Pilar, Bataan. Sa kasamaang palad ay hindi nakaligtas ang dalawang piloto ng nasabing eroplano na sina Captain John Paulo Aviso at Captain Ian Giro Pasinos. Ayon sa mga nakakitang residente, ay nasaksihan nila ang eroplano nila Captain Aviso at Captain Pasinos na bumubulusok pa ibaba bago ito bumagsak sa lupa. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang ginagawang imbestigasyon ng Philippine Air Force sa nasabing insidente. Ang SF-260TP aircraft ay nabili noong 1994 mula sa Italy. Ang eroplanong ito ay nakatakda na sanang iritiro, subalit sa kasamaang palad ay kumalas pa ito ng dalawang buhay ng ating mga piloto. Sa kabilang banda naman, ay matagumpay ang isinagawang test flight para sa F-16 Block 70 Viper noong nakaraang araw. Ang test flight na ito ay para sa kauna-unahang production ng F-16 Block 70 Viper ng Lockheed Martin. Ang eroplanong ito ay ginawa para sa Royal Bahrain Air Force na siyang kauna-unahang umorder ng F-16 Block 70 Viper. Maliban sa Bahrain, ay umorder rin ang Slovakia, Bulgaria at Taiwan. Dahil sa dami ng nakapilang order, ay malamang matatagalan ito bago mai-deliver sa Pilipinas kung sakali man na ito ay mapili ng Philippine Air Force para sa multi-role fighter acquisition project. At dito na po magtatapos ang ating video. Maraming salamat sa panonood at mag-ingat po kayo.